Shout out tayo mga idol kay Merlinda Alvis, Jin Sablawon, Lito Buino, Lin Caligdong Vlog, Edwin Villaverde, Idol Marvin Malveran, Amadio Flores, Sweet Joy, Matt Mirabuino, Miss Miami Laurel, sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community at sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga upload. Hayaan nyo mga idol, gagawa tayo ng video na mag-shoutout sa lahat ng mga baguhan natin sa ating channel. Sana tulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Pakishare, likes mga idol, at huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago. Shoutout din kay Kuya Xiao TV, maraming salamat sa laging pag-suporta idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang itong si Amara, mabilis na itong tumakbo papunta doon sa kinaroroonan ng matanda. Bulong nitong si Amara. Hindi ka makakatakas sa akin, matandang barangan. Naikalat ko na kanina pa ang aking mga halaman at baging sa buong paligid ng batuhan. Tatapusin na kita ngayon. Tumawa na lamang ang matandang si Tandang Uka. Sa isip niya, masyado niyang minaliit ang kakayahan ng batang babaylan na ito. Noong unang mga taon, nagtagpo ang kanilang landas ng lula nitong si Amara. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na masubukan ang kakayahan ng bawat isa. Ngunit makailang bisis na tinalo itong si Tandang Uka na siyang dahilan para tuluyan na itong lumipat ng paninirahan doon sa lugar ng Samar. Wika ng matandang barangan kay Amara. Bata, inaamin ko na ngayon ang aking malaking pagkakamali. Apo ka nga ni Ason. Tanggap ko na ang kamatayan na ipapataw mo sa akin. Oo nga pala, ang pangalan ko ay Tandang Uka. At magkababata kami ng iyong lula, Ason. Ngunit magkaiba lamang ang aming landas na tinatahak, kanan at kaliwa. At kailanman, hindi ako nananalo sa kanya. At pati na rin sa kanyang apo, ngayon ay nagiging talunan pa rin ako. Gawin mo ang gusto mo, Amara. Tanggap ko na ang aking magiging kapalaran. Nang marinig ito ni Amara, nagkaroon tuloy ito ng pagdadalawang isip kung papatayin ba niya ang barangan na ito, hanggang sa nakapagdesisyon na ang dalagita na tanggalin ang lahat ng mga kalaman nito sa kasamaan. Igagapos niya ang mga tanga nito galing naman sa aral sa kaliwa. Sagot naman ng bata. Sa gagawin kong ito sa iyo, Tandang Uka, habang buhay mong pagsisihan ang lahat ng mga naging kasalanan mo na ginagawa mo sa mga tao, at sisiguraduhin kong hindi mo na ito magagamit pa sa darating na mga araw at mga taon. Napatitig kay Amara ang matanda. Tanong nito sa dalagita. Ano ang ibig mong sabihin, bata? Ang pangalan ko ay Amara, at gagawin ko sa iyo ang magiging katapusan ng mga kasamaan mo. At ilang sandali lamang hinawakan ng dalagita ang kanyang kwintas na Maria, habang may mga iniusal-usal ito na mga salitang banyaga. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, umihip ang medyo may kalakasan na hangin at napakalamig ng ihip nito, at may mga paru-paro na nagsusulputan sa buong paligid doon sa batuhan. Tinangkan itong si Tandang Uka na kumilos, at sa huling pagkakataon, ninanais sana nitong makatakas. Alam na niya ang gustong gagawin ng batang babaylan sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay na para ding patay. Ngunit wala na talaga. Hindi na kaya ng kanyang nalalabing lakas ang makahulagpos sa kakayahan ng batang babaylan.
Tuluyan nang kumapit ang mga baging sa kanyang buong katawan at dinala itong si Tandang Uka doon sa gilid ng batuhan at ibinitin. May mga nakatapal din na mga dahon sa kanyang bibig na dahilan para hindi siya makapagsalita pa at makapag-usal ng anumang orasyon. Habang itong si Amara, nakataas na ang dalawang mga kamay nito at nagbabanggit ng mga banyagang salita. Palakas ito ng palakas hanggang sa ang lahat na mga paru-paro dumapo ang mga ito sa katawan ni Tandang Uka. Gumawa ang mga ito ng mga patak-patak na animoy mga pasa sa katawan ng matandang barangan. Nakakaramdam itong si Tandang Uka na parang sinasakal ang kanyang liig at may pwersang pumasok sa kanyang katawan na parang hinihigop ang kanyang kaluluwa hanggang sa parang umiikot na ang kanyang pakiramdam sa buong paligid. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, bumagsak doon sa batuhan ang matanda na nawala ng malay. Mabanaag mo naman sa pagmumuka nito ang kapayapaan. Nawala na din ang kasamaan ng pwersa galing sa katawan nito. Ngunit hindi inaasahan ni Amara na lubos na manghihina ang kanyang katawan na naging dahilan para mawala na siya ng malay. Sobrang nagamit niya ang kanyang kakayahan sa labanan at sa mga ginawang orasyon. Kaya ganun na lamang na nanghihina ang kanyang katawan. Natumba si Amara doon sa batuhan at pagkatapos may mga paru-paro ang dumapo naman sa kanyang katawan at may mga baging ang mga nakapulupot din sa kanyang buong katawan. Inialsa ang katawan ng dalagita at dinala doon sa kakahuyan. Pagkatapos, isinandal ito doon sa may puno habang parang binabantayan ng mga insekto ang buong paligid. Habang nangyayari naman ang mga kaganapan na iyon, sa kabilang banda naman ng gubat, kasalukuyang hinahabol itong si Makil ng tatlong mga nilalang. Kakaiba ang hitsura ng mga nilalang dahil parang mga kalansay na lamang ang mga katawan ng mga ito. Ngunit napakabilis na kumilos at may mga tangan ang mga ito na kakaibang lakas. Hindi iyon maintindihan ni Makil. Simula kasi nang inanod sila ng malakas na agos ng tubig kanina lamang, biglang nawala ang kanyang mga kaibigan at hindi na niya ito mahagilap at makita pa. Kaya sinubukan itong si Makil na hanapin sana ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit biglang sumulpot ang mga nilalang na ito. Noong una, ang akala pa ni Makil na mga hayop lamang ang mga ito doon sa gubat. Ngunit nang mapagtanto niyang kakaiba ang hitsura ng mga nilalang na ito at mukhang siya nga ang pakay, agad siyang naghanap ng paraan para malalabanan ang mga ito ng maayos. Ngunit agad siyang inaatake ng tatlo at sobrang bilis ng mga nilalang na ito at mas nakakalamang naman ang mga kilos ng mga ito doon sa mga kakahuyan dahil sa nipis ng pangangatawan ng tatlo. Kaya nagpasya itong si Makil na lumabas ng kakahuyan at doon sa malawak na batuhan lalabanan ang mga ito. Mas matatangkad ang mga ito kumpara sa kanya at mas mahahaba ang mga kamay ng mga ito na parang mga bakal sa tigas. Ilang sandali pa nang tuluyan ng makalabas itong si Makil doon sa kakahuyan na iyon, agad itong pumuwisto doon sa mga batuhan. Ngunit ang ipinagtataka ng engkantong si Makil, bukod sa tatlong mga nilalang na ito, may isa pang nilalang ang kanyang naamoy na nakasunod din sa kanya. Hindi pa niya mahanap kung saan ang insaktong kinaroroonan ito ngayon. Habang ang tatlong mga nilalang na sumusunod sa kanya, galing doon sa loob ng kakahuyan, kita na niyang dahan-dahan nang umuusad na ang mga ito papalapit sa kanya. Gumagapang ang mga ito doon sa batuhan habang narinig niya ang kakaibang pag-angil ng mga ito. Sa isip ni Makil, hindi mga aswang o mga halimaw ang mga ito na galing sa mundo ng mga tao. Base sa kanyang naramdaman at naamoy, galing ang mga ito sa mundo ng mga engkanto.
para na kasing nakikita niya ang mga ito noon pa. Sa ilang daang taon na pamumuhay nitong si Makil, hindi na niya matandaan ang iba't ibang uri ng mga nilalang na nakatira sa mundo ng mga engkanto. Hanggang sa biglang may tumalon na nilalang doon sa batuhan at ang nilalang na ito ay nakikilala agad nitong si Makil. Galing ang nilalang na ito sa mundo ng mga engkantong Igarod. Ang kanyang pinagsilbihan noon na siyang dahilan para magkakaroon ng hidwaan ang kanilang mga pamilya. Ang ama ni Amara ay kalahating engkanto at anak ito ng kanilang reyna sa kanilang kaharian sa mundo ng mga Igarod. Itong si Makil naman ang pinuno sa lahat ng mga gwardya ng ama ni Amara. Pinatay ang ama ni Amara ng mga rebuilding mga engkanto. At nang mapag-alaman ito ni Makil, walang pagdadalawang isip na pinatay din niya ang mga ito. Ngunit huli na nang mapag-alaman niya na ang nasa likod ng lahat na planong pagpatay sa ama ni Amara ay ang sariling pinsan nito, ang prinsipe ng mga Igarod. Nagawa nitong mabaliktad ang lahat at itong si Makil ang napagbintangan sa kamatayan ng ama ni Amara. Kaya agad itong umalis doon sa kanilang mundo at doon na ito naninirahan sa lugar nila ni Amara para pagsilbihan ang dalagita. Bilang bahagi pa rin ng kanyang trabaho bilang tagabantay ng mga maharlikang Igarod. At kasama na itong si Amara dahil kabilang ito sa mga maharlikang engkantong Igarod dahil nga sa kanyang ama. Ngayon, nanumbalik ang galit na naramdaman itong si Makil. Ngayon niya napagtanto na ang tatlong mga nilalang na sumusunod sa kanya ay ang mga lihim na tagapaslang ng prinsiping si Abuwi. Sa pagkakaalam ni Makil, nagiging payapa na ang mundo ng mga Igarod sa kasalukuyan. Ngunit may mga rebuilding pa rin ang nagnanais na pabagsakin ang kanilang kaharian at pinamumunuan ito ng isang prinsipe na itinakwil at pinalayas sa kaharian ng mga ito. Itong si Prinsipe Abuwi, ang engkantong nasa kanyang harapan ngayon. Uwi ka agad nito kay Makil. Nagulat ka ba sa aking pagpapakita sa bago mong mundong tinitirhan, Makil? Nahanap din kita. At titiyakin kong dadalhin ko ang patay mong katawan doon sa ating mundo. Sagot naman itong si Makil. Nawaglit na sa aking isipan ang mga bagay na ito, Abuwi. Nakakalimutan ko na sana ang kasamaan mo. Ngunit dahil nandirito ka, nabuhay ang lahat ng mga ito at muling nabuhay din ang kagustuhan kong mapatay ka. Isa kang malaking sagabal sa ating mundo para makamtan ng ating mga kasamahang mga engkantong Igarod ang tunay na kapayapaan. Hanggat nabubuhay ang isang katulad mo sa mundo ng mga Igarod, hinding-hindi ito matatahimik. Pagbayaran mo ngayon ang ginawa mong pagpatay kay Prinsipe Malik. Ngunit bago pa makaatake itong si Makil kay Abuwi, naglundagan na ang mga engkantong mandirigma papunta sa kanya. Agad nang nagpakawala ang mga ito ng mga pagkalmot gamit ang kanilang mga matatalas at matutulis na mga kuko. Napakabilis ng kilos ng mga ito na halos hindi na iyon makita ng mga ordinaryong mga mata ng isang tao. Agad naman nang umasab itong si Makil at sinalubong ng buong tapang ang mga papasugod na mga kalaban. Agad nang nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake, itong si Makil ay ang mga pangunahing mandirigmang bantay ng mga maharlikang Igarod na kinabibilangan ng ama nitong si Amara. Kaya gano'n na lamang ito kalakas. Ang pamilya nitong si Makil ay kabilang din sa mga maharlikang mga Igarod. Ngunit mababang uri lamang ang mga ito at mga tagasilbi ng mga matataas na uri ng mga maharlikang Igarod. Malalakas ang kanilang angkan at mas mataas ang antas ng kanilang mga kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya kahit na tatlo pa
ang mga nakakalaban nitong si Makil ngayon. Walang kahirap-hirap na napabagsak na niya ang isa sa mga ito. Tinamaan niya ito ng mga malalakas na mga pagkalmot sa buong katawan. At gamit ang mga matutulis nitong mga kuko ni Makil, ginilitan niya sa liig ang mandirigmang Igarod hanggang sa binawian na ito ng buhay. Mabilis naman na gumanti ang dalawa pang mga nilalang kay Makil. Umaangil ang mga ito at gigil na mapatay ang inkantong tagabantay ni Amara. Mabilis na nagtatalunan ang mga ito doon sa mga batuhan habang nagpapalitan ng mga pagkalmot at pag-atake. Ilang sandali lamang nagawa ni Makil na mahagip ang isang inkanto at kinubawan agad ito ni Makil habang idinamba doon sa may batuhan. Pilit na nagpupumiglas ang inkanto para makawala sa pagkakapit nitong si Makil. Ngunit ibinuhos na nitong si Makil ang kanyang buong lakas para hindi na makawala ang kalaban na hawak niya ngayon. Sinubukan naman siyang habulin nung isa pa at pinagkakalmot. Ngunit mabilis naman na iniharang ni Makil ang katawan ng kalaban doon sa kanyang kasamahan. Kaya hirap itong makalapit sa kanila. Habang ginagawa iyon ni Makil, agad niyang itinarak ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa katawan ng kalaban. Hanggang sa lumupaypay na ang ulo nito at tuluyang namamatay. Hindi na rin nagawa nung isang inkanto na makatras pa dahil mabilis na nahawakan na ito ni Makil at pinagkakalmot. Samantalang ang prinsipe ng mga Igarod na si Abue, nagulat din ito sa ipinakita ni Makil. Alam niya ang angka nitong si Makil ay ang mga pangunahing bantay sa kanilang mga matataas na mga uri ng mga inkanto. Saksi din itong si Abue sa bangis ng angkan ng mga ito sa labanan. Makailang beses na niyang nakita itong si Makil na nakipaglaban para ipagtanggol ang kanilang angkan. Ngunit sa tingin itong si Abue, kakaiba na ngayon ang antas ng lakas at kagalingan ng mga kakayahan ni Makil. Nakita niyang nasusugatan itong si Makil sa labanan. Ngunit agad naman itong naghihilom na naging dahilan para mas lalong magtataka itong si Abue. Tanging mga matataas na uri lamang ng mga maharlikang Igarod ang magkakaroon ng ganitong kakayahan. Malaking palaisipan ngayon ni Abue ang kanyang mga nasaksihan. Ilang sandali pa, tuluyang napatay na ni Makil ang isang natitirang mandirigmang Igarod. Kasalukuyang nakasandal ito doon sa batuhan habang maraming sugat na natamo sa kanyang katawan. At para itong tinibag na puno ng saging na dahan-dahan ang bumagsak doon sa batuhan. Ilang sandali pa, naglalakad na itong si Abue papalapit kay Makil, na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo doon sa gilid ng batuhan at nakita na naman ni Abue na kusang naghihilom agad ang mga natamong sugat nito. Wika nitong si Abue. Paanong nagkaroon ka ng ganyang kakayahan, Makil? Hindi ka kabilang sa mga matataas na angkan ng mga inkantong Igarod. Kaya wala kang karapatan na magkaroon ng ganyang kakayahan. Napatitig itong si Makil kay Abue at sagot naman ang inkanto. Isa kang ang hangal, Abue. Hindi mo pa rin pala nalalaman ang lahat. Kabilang ako sa maharlikang matataas na uri dahil anak din ako ni Haring Bukong, ang dating hari at ama ni Marik. Lihim silang nagkaroon ng kaugnayan ng aking ina. Kaya nagkaroon ang mga ito ng lihim na anak at ako iyon. Walang nakakaalam sa lahat na ito, maliban lamang kay Haring Bukong, ako, ang aking ina at si Malik mismo. Oo, Abue, magkadugo nga tayo. Ngunit ikinahiya ko iyon dahil hindi ka nararapat na mapabilang sa mga matataas na uri ng maharlikang Igarod dahil sa kasamaan ng mga pinaggagawa mo. At ngayon, hindi ko na mapapayagan na makabalik ka pa
doon sa ating mundo. Dahil dito sa mundo ng mga tao, papatayin na kita tulad ng mga alagad mong mandirigmang iyan. Habang nakaturo itong si Makil doon sa tatlong mga mandirigmang igarod na nakabulagta doon sa ibabaw ng mga batuhan. Thank you.